Mag-ina na nakatira sa barong-barong na bahay na ito. Walang maayos na kagamitan at tanging higaan lang. Nagmistulang basurahan na nga ang kanilang tahanan. Nagkaroon pa ng problema sa pag-iisip ang ina. Ngunit sa kondisyon niya, hindi niya napapabayaan ang kanyang anak. Sa pagkakataong ito, ay nais nating baguhin at bigyan ng pagkakataong ilihis ang kanilang kahirapan sa buhay. Kaya naman, babalikan natin sila upang gawa ng bagong bahay at ilagay sa komportabling tahanan. So, magandang umaga sa inyo lahat. And so, sinisimulan po namin yung bahay ni Nanay Aisa dito. Ang haligi niya po, same lang po yung gagawin namin katulad nung kay Tatay Jesus na ginawan po nung nakaraan. So, bali po ito yung pangatlong pabahay na po natin. No? So, unlike naman po dito sa gantong bahay na barong-barong na ho, ano. Hindi na po talaga may tsurahan yung bahay niya din. So, pag naayos naman to, siguro kahit pa paano ay magiging malinis yung bahay niya. So, ito mga babayan yung pinakaulam ni Ate Isa. Yan, nagluto na lang siya din yun. Tapos yung gatong niya, yan, gatong. Kita pa rin yung mga damit-damit niya. Ano, gawin mo dyan, Ate? Ha? Alat atapon mo. Atapon mo na din yan. Oo, para mabawas-bawas yung kalat mo dyan. Masaya ka ba na papagawa ka na ng bagong bahay? Oo. Ha? Gano'ng kasaya? Masaya-masaya dahil may bahay na po. Oo ba. Magiging maayos yung bahay mo, no? Di na katulad yan, no? Sira-sira na? Mm-hmm. Oo? Kawawa naman si Nining? Ah, si Nining mo? Tulog. Ayun, naitulog pala si Nining. Ay, matanong ko lang, nagtataka ka ba minsan bakit naging ganito yung buhay mo? Hindi, kasi ulila na kami, ulila na ako ay. Okay lang, wala kaming gamot. Wala kaming gamot sa wala mong tulong. Pero nakapag-aral ka baga? Oo, grade 4. Grade 4? Grade 4. Tapos ano, naging trabaho mo na nun? Ano? Sa Maynila, lumuwas ako Maynila, nagtrabaho na ako. Anong trabaho mo? Ano, yung ano ako kasi wala na akong nanay ay di nagtrabaho ng restaurant. Sa tapos, restaurant? Oo, doon kami nagkakilala ng asawa ko. Si Alex? Hindi, si Budi, taga si Pangasinan. Ah, yung Alex pala yung anak mo, ano? Mm-hmm. Tapos, doon nagsimula yung pamilya mo? Oo. Ay, sino nang iwan baga? Ay, may asawa nga ni, nag-asawa siya ng bukod, eh, hindi namin alam na asawa pala niya. Pero magkamag-anak sila, bali ang pakilala, magkasama sila, ay nung ano, hindi na. Hindi naman namin alam na mag-asawa pala. Ay, yung pala, mag-tsuhin. Hindi namin alam na mag-tsuhin pala. Na! Ayusin yan para, ano, tapos, tapo mo dun sa banda dun, no, para malinis din sa paligid mo. Medyo mahirap ng kausap itong si Ate Isa, pero kailangan lang nating intindihin. Pero minsan, maayos naman siyang kausap. Kaya sabi ko na lang sa kanya na linisin na lang ang kanyang paligid para sa kalusugan ng kanyang anak. Madalas nga sa ganitong kalagayan ay sila hinuhusgahan, ngunit di alam ng karamihan na may malalim sila pinagdadaanan. Kaya mas magandang intindihin na lang sila. At sinimulan ko na nga ulit tumulong sa paggawa. At tulad nga ng dati, tamang assist lang tayo. Medyo napabilis nga ang paggawa nito dahil iisa lang ang sukat na katulad ng kay Tata Jesus. At medyo mahirap nga talaga magtrabaho kapag ganito kainit. Nakakahilo kahit nakaupo lang ako.
Simple nga lang itong bahay nito pero ang mahalaga ay may lagay sa maayos ang mag-ina. At habang nga nagpapako pa ng sahig si Tatay Rene, ay tinulungan ko na nga muna magtapo ng basura si Ate Isa. Binawasan na nga ulit namin yung mga damit niya at sa mga nagtataka kung bakit napakarami niyang damit, binibigyan raw ito ng mga tumutulong sa kanya. At halos lahat ay dinadala niya dito sa kanyang bahay. At kung minsan raw kung ano yung makita niya ay inuwi niya rin, kaya siguro naging ganito ang paligid niya. Mahilig nga itong si Ate Isa mag-ipon ng gamit, kaya kahit basura ay kanyang inuwi pa rin. Para sabay-sabay na. Mo sa kalsada? Hindi. Bilhin ko yung kasi naiwan lang. Ha? Naiwan lang po. Yung tangin ko. Sabit-sabit si ate. Diba, maganda matitingnan, malinis. Malinis ikaw. Ayan ang plano mo dun sa mga damit mo na yun. Tanggalin ko rin po yun. Tapo mo na din? Mm-hmm. Ba, galing yun sa labas din? Bigay din. Inakuha mo rin lahat yung mga nabigay sa iyo. Mm-hmm. Tapos nadala mo din eh. Mm-hmm. Kaya pala. Kaya marami kang damit ano. Kaya ang daming damit niya natin siguro yung mga... Minsan pag nakikita niya yung binibigay sa inyo. Hindi na, dala na dito. Kaya naiipon yung mga damit na din eh. Pero halos naman yung damit na ay parang hindi na maari kasi sobrang dumi ko. Hindi natin siya pipilitin malinis yung kanyang paligid, hindi man gagawin. So yung mga babayan natin, ito na po yung natapos namin buong araw. At yan, medyo malapit-lapit na po ulit matapos. So siguro matapos namin ito ng dalawang araw. So bukas ay magdidingding naman at mag-iyero. Yan o. Diba? So same lang po yung size na kay Tata Jesus yan. Pero medyo mataas pala ito ng konti. Medyo nakakapagod na araw. Ate? Oh, parang gusto mo na dyan matulog ah. Ha? Bukas, pwede ko na matulog dito. Ano, Pate? Iba! Bukas, matutulogan mo na yan. May dingding at iero na yan. Na. Uwi na sila. Bukas naman at hapon na. Na? Maglinis ikaw lagi ate ha? Opo. Sa mga babayan at dito ko natatapusin muna yung vlog ko. Bukas na lang po ulit para sa continuation po ng bahay ni Ate Isa. So thank you po sa inyong panonood at thank you very much din po kay Ma'am Betty. At sa mga anonymous sponsors po natin. Thank you po.